Enhanced community quarantine muling ipatutupad sa National Capital Region simula sa August 6 hanggang sa August 20. Pero matapos po ang matinding debate, kinakailangan magkaroon ng desisyon. Masakit na desisyon po natin to dahil alam nating mahirap ang ECQ, pero kinakailangan gawin po ito para maiwasan yung kakulangan ng ating mga ICU beds at iba pang hospital requirements kung lolobo po talaga ang kaso dahil nga po sa Delta variant. Samantala, travel restrictions laban sa 10 bansa, pinalawig ng pamahalaan hanggang August 15. Nasa 30 bilyong piso tinatayang mawawala sa kita ng mga kumpanya sa pagpapatupad ng 2 linggong ECQ sa National Capital Region. Ang estimate nung DTI, kung magkakaroon talaga ng 2 weeks na ECQ ulit, easily 30 billion a day ang mawawala sa taong sumusweldo. Bilang na mga manggagawang maapektuhan sa muling pagpapatupad ng ECQ sa Metro Manila, aabot ng 1.8 million. Ang kinusap namin ngayon sa ICF ay kaakibat na ayuda ang ating gobyerno sa mawawala ng talpa. Insidente ng pagbabakuna ng magkaibang brand ng COVID-19 vaccine sa isang senior citizen, iimbestigahan ng DOH at lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City. Unfortunately po, it happened po, no? So we are monitoring naman po yung patient, situate na okay naman po siya. So nakapag ano pa lang naman ho kami, preliminary meeting po with the nurse and yung aming doctor team leader. Still, we have to finish po yung meeting po, no? Para investigation, para malaman namin, para in the future po it won't happen again. Reiterated our advisory na dapat sa isang vaccination site, isang type of vaccine lang ang ginagamit natin. Hindi pwede tayo na may 2 types tayo na binibigay because that will lead us to this kind of errors na maaring magka-mix nga po yung naibibigay natin because of too much, no? At ang dami po talagang taong gusto magpabakuna. So that's one thing that should serve as a lesson for everybody. Let's follow the guidelines. Pangulong Rodrigo Duterte binawi ang termination ng Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos. I don't really know the reason behind the president's decision. I'm not privy to the decision making. States have been actually working for this to happen. And maybe the president of the convinced that it has going to be a way. Ilang senador suportadong desisyon ni Pangulong Duterte na ibalik ang VFA. Para kay Senate President Tito Soto, good move ito. Ayon naman kay Senator Panfilo Lacson, naniniwala ito na isinalang-alang ng Pangulo ang interes ng bansa at ng mga Pilipino. Sa Blayan, Occidental, Mindoro at Makabebe, Pampanga, isinailalim sa state of calamity dahil sa mga pagbaha dulot ng habagat. Ito kasing baha, ito ang pangunahing problema namin. At yung intervention ng local government ay maaaring tinitingnan namin fund-aid solution lang dahil sa nakapusan ng budget. Pero kung kami po ay matutulungan ng national government, ay palagay ko ito yung pangmatagalang solusyon. Lumugang kasana malalim, kawawa ang mga tao, yung mga baha, yung mga ano sa mga tao rito, apektado eh. Yung mga ganyan ko sa gobyerno, At Filipina boxer Nesty Petesio sasabak sa semifinals ng 57kg division boxing sa 2020 Tokyo Olympics bukas. Philippine Sports Commission, positibong makapag-uwi ng karagdagang gintong medalya ang iba pang Pinoy athletes na kasalukuyang sumasabak sa iba't ibang kompetisyon sa Olympics.